Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. This is ETC Vlogs and welcome to another exciting vlog. Siyempre, dito na naman tayo sa ating paboritong spot sa pagluluto, ang ating kusina. And for tonight, gagawa tayo ng extra special, no? Kasi i-level up natin ang simpleng chicken breast, no? Hindi na magiging boring yung chicken breast nyo after nyo mapanood ng vlog na to. So guys, gagamit tayo ngayon ng chicken breast kasi usually hindi ito masyadong ginagamit, eh, no? Kasi sabi nga nila walang lasa, blunt. So ngayon, nag-decide akong gumawa ng vlog about dito. So ang menu natin for tonight is chicken parmesan. Then on the side, lalagyan natin siya ng simple pasta on the side. Pero nakapokus lang tayo sa paggawa ng chicken parmesan. So kung excited na kayo, excited na din ako. So let's go. Tayo dito ng chicken breast. Meron tayo dito flour, egg wash, and breadcrumbs. So yung sikreto ng paggawa nito is nasa pagkakasunod-sunod at sa timpla ng breadcrumbs. So yun yung chicken breast natin. I hope nakikita. Then slice lang natin siya sa middle, no? Yan na. Yan. Lagyan natin siya ang butter flame. Okay? Kapatilisi lang at kaya-kaya nyo rin kung gawin. So, yun guys, kukuha tayo ng dapat parchment paper. So, wala kaming parchment paper. So, foil na lang. So, yung foil, lagyan natin siyang ganyan. Then, takpan din natin siya. So, kasi kailangan natin siyang ano eh, papipipay, no? So, gagamit lang tayo ng may bottle ako dito. Kahit ano naman, istirol lang natin siya, no? Para lang ma-flatten and maging white siya. Saka para maging even din pagka niluluto siya, di ba? So, yan. Wala na akong ano dito. Nakita nyo naman na na-flatten na natin itong chicken breast natin, no? So, ang ganda ng pagka-flat niya, walang mataba na part, walang manipis na part, is yan ang kailangan natin para maging moist pa rin sa loob yung ating chicken breast, no? Saka hindi siya tayo mahihilawan. So, lagay lang muna natin dyan, then ituturo ko sa inyo kung paano ang diskarte ng breadcrumbs, no? So, ito yung plain breadcrumbs pa lang to, guys, ha? So, ang gagawin natin is lagyan natin siya ng salt. Lagyan natin siya ng salt, then pepper, okay? Sa dish na to, guys, pag ginawa nyo, hayaan nyo maging involved yung kamay nyo. Kasi nagre-require to na gamitin nyo. Kahit hindi kayo mag-gloves, o mag-gloves kayo kung gusto nyo. Pero kailangan maging involved. So, meron na siyang salt and pepper. Ang lalagyan pa natin siya, isa sa mga sikreto niyan, yung paglalagay ng paprika. No? Smoked paprika. So, lalagyan natin siya. At nakakadagdag din to ng smoky flavor, spicy flavor, saka yung kulay niya is may enhance nito. So, lalagyan din natin yan. After nyan, lalagyan natin siya ng parmesan, guys. Yes, tama yung narinig nyo. Yung mismong breadcrumbs, lalagyan natin ng parmesan. Ayan, para habang naluluto siya, guys, nagiging crispy siya. Yung parmesan is nagme-melt din dun sa labas. So, nagde-develop yun ng more flavor para sa ating dish, no? Ayan. Meron tayong magandang texture. So, ngayon, guys, unang step natin, meron na tayong chicken breast, kunin lang natin siya. Ganun kung gano'n siya ka-flat. So, ilalagay lang natin siya dito sa flat. No, wala pa siyang salt and pepper na lahat. Wedge lang natin siya sa flat, no? Ang sikreto dito, guys, kailangan mong makot ng mahigit yung chicken breast. So, ayan. Then, shave natin yung mga excess na flat. Na magiging boring yung chicken breast natin, guys, after nito. After nito, guys, na dredge natin siya dyan, is nililipat natin siya dito sa ating egg wash. Then, hayaan lang natin siyang mag-submerge dyan. Ha? At balutan talaga siya ng egg. So, hayaan lang natin mag-take lang tayo ng time para talagang, ano, kumapit sa kanya yung egg, Hayaan lang natin. Huwag natin madaliin yung process, guys. At kung gagawa naman tayo nito live batches, habang nakababad siya, pwede na natin i-dredge sa flour yung ibang chicken breast. So, after yun, guys, move lang natin ito ng konti. Time na para ilagay natin siya. So, yun yung ating tinintahan natin yung breadcrumbs, diba? Then, straight siya to. Ang secret dito, guys, is kailangan na
every little part ng chicken breast is matatabunan siya ng breadcrumbs. Yun yung isa sa mga pinaka-requirements ng masarap na pag gumagawa tayo ng breadcrumbs. Kailan as much as possible, is mabalutan siya. Naaamoy ko yung breadcrumbs, guys. Actually, naaamoy ko yung breadcrumbs. Na amoy parmesan na sobrang bango niya, guys. Magwala kayo sa so, kabilang side ko. Take lang natin yung time natin, guys. Time lang tayo. Huwag tayo nagmamadali pa na luluto. Good food takes time, sabi nga nila. Parang wine, di ba? Take time siya. Kasi meron talagang process ng pagluluto. Hindi natin kailangan every time may shortcut tayo. Lalo na, gumagawa tayo ng ganitong food, just surprise natin yung mga anak natin, asawa natin, yung girlfriend natin, or even your family members. No? So guys, ayan. Kunin natin yung foil natin kanina, kaya yung parchment paper, yung kabilang side, hindi natin ginamit. No? So, lagay lang din natin dyan. Ito isa sa mga secret to na ituturo ko sa inyo, ha? Kunin natin yung ating chicken breast. Nakikita nyo ba siya, guys? Kung gaano kaganda. Chicken na yun, no? Then, babalik natin siya doon. Ayan. Then, lagyan natin siya ng unting mga breadcrumbs pa. Ayan. Bango ng breadcrumbs, guys. Grabe, sa ginawa natin. And, yung kabilang side ulit, gagamitin natin. Ayan. Gagawin natin yun, guys. Ipipress ulit natin siya. Kung ano man yung gagamitin natin presser. Ayan. Ipipress pa rin. Pero, hindi na natin siya ganun lalagyan ng masyadong pwersa. Gagamitin lang natin ito para talagang sumitsik sa kanya yung ano, yung breadcrumbs. Ayan. Mararamdaman nyo naman yan, guys. Ayan. Bigyan nyo lang ng patience yung sarili mo para sa process na to. Pero worth it to sigurado ko kasi ayaw natin na pag-prito natin sa kanya is lalabas din ng ganun yung mga breadcrumbs. So itong process na to yung magpapaganda. Ayan. Pwesta nga din siya ng mga. Ayan na. Tingnan mo naman. Tingnan mo naman, guys. Diba? Kung gano'n ka-flatten na natin siya and kung paano nakasiksik sa kanya yung mga breadcrumbs, yung breading natin, no? A few moments later. Is, lagay lang natin siya pag matakot and lay away dahan-dahan para hindi ka matalsikan. So, ayan. Ganyan ang start niya, ha? After 2 minutes, ibalik na rin natin siya kabilang side naman. So ayan guys, oh, tingnan nyo naman, no? Ganda, oh. Diba? Then after nyan, lalagyan natin siya ng butter. Ayan. Ayan ang sekreto ng masarap na chicken parmesan. Meron siyang butter. Ayan. Guys, ayan, nilipatan natin siya sa plate, no? Pero hindi pa dyan nakatapos yung process ng chicken parmesan natin. Ang gagawin natin is, nag-iwa ako dito ng mga quick melt cheese, no, sa labas. So, ang gagawin natin is, i-layer natin yung quick melt cheese. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng ganyan. So, lagyan natin siya ng salt. Konting salt lang. Yung cheese mismo, ha? Ayan. Yung cheese mismo. Ayan. Then, lagyan natin siya ng konting pepper. Okay. Tapos nyan, guys, gagawin natin yung isa sa mga foil kanina, silalagyan na natin ito. So, kasi kailangan natin siyang i-bake pa ng konti para yung cheese na ligyan ibago is lalo siyang bago natin, lalo siyang sumarap. So, kung katulad dito, walang oven dito, so gagawin lang natin siya ng device, no? So, tingnan nyo kung paano. Natin kanina ginamit, medyo mainit pa, so lagay lang natin dyan yung ating, ano, itong ating foil, no? Ganitin natin yung, yan. Diyan yung ating chicken. Diyan yung mag-a-act as ating ano. Then tatakpan lang natin siya, guys, no? Tatakpan? Yan. Tatakpan lang natin siya. Parang ipapamelt lang natin yung cheese na yan. Kasi wala tayong ibang gamit eh. Yan. So, tingnan nyo, guys, nag-moist na. Isabihin na umakit na yung kanyang init. Habang hinintay natin yung in-oven natin dito, yung cheese na mag-melt. So, gagawa tayo ng masarap na side dish niya.
One eternity later. Tingnan natin. Okay, guys, crispy crispy, no? So, try natin kung side na to, kung saan merong cheese. Cheese saka yung sauce, no? Try natin. Try siya, guys, no? Ganda naman, no? God, oh my God. Sobrang sarap, guys. Hindi ko na-explain kung gano'n siya kasarap, pero sobrang sarap, guys. Sigurado ako yung ipinagluluto mo nito, guys. Kung nililigawan mo pa lang, sasagutin ka na kaagad pag nakitman ka. Yung chicken parmesan pala yung kinain ko. Sobrang moist nung loob, guys. It's crispy sa labas. Then yung ginawa nating tikla is hindi siya matabang sa labas. Yes. Nag-lagyan pa natin ng butter, nilagyan pa natin ng parmesan. So, sobrang sarap na texture, guys. Nilagyan pa natin ng quick melt. Nilagyan pa natin ng marinara sauce. So, saan tapat agad yung setup. So, guys, sana hindi nyo lang basta panoodin, no? Hindi dyan, napakadali lang gawin. Sana sundan nyo din. Para hindi nyo lang siya napapanood. Tingnan natin yung pasta. Kaya nasa restaurant, guys. Parang kaya mong dalhin yung pagkain ng restaurant sa bahay nyo. So sana, guys, sundan nyo rin. Enjoy chicken parmesan with marinara pasta.